Hi guys! Kamusta kayo? Kayo po ba into sports? Lalo na pagka weekend? Kayo po ba weekend warrior lang? Kasi pagka weekend warrior lang, mahirap din po yun. Kasi baka hindi condition inyong katawan and therefore mabibigla kayo. And one of the things na hindi nyo alam about Dr. Tony, ako po ay isang basketball fan player. Ako po ay naglalaro for almost 4 decades. Nako, simula pa ho sa high school. In fact ho, ang dami kong injuries. Nagkaroon ho ako ng 2 ACL on the same knee, sa left knee, anterior cruciate ligament. And then meron ho ako isang fracture. Ang tawag dun ay cholecystic fracture, yung fall on an outstretched arm. Lay up po ako, mali ang bagsak, na fracture po ako. And then yung huli, about 4 years ago, nagkaroon ho ako ng meniscal tear. Now, siyempre, pagka gusto mong maglaro, siyempre gusto mo magaling ka. Naabutan ko yung Michael Jordan years, no? Aside from PBA fans, naging NBA fan din ako. At ang dami kong mga gustong player. At nakikita naman nito, itong t-shirt na ito, bigay ho ito ng kaibigan ko na mahilig din maglaro ng basketball at golf. Si Mr. Augie Alcacid, no? Superstar ng OPM. So, thank you Augie kung nakikinig ka. Now, bakit ito yung topic natin ay related to sa sports? Kasi lately, meron hong importanteng athlete na naging eye-opener ho sa atin. Damar Hamlin, isa ho siyang NFL player. Nabigla na lang ho nagkaroon ng cardiac arrest at mabuti na lang yung kanilang 9-11, mabilis, nag-responde, nag-CPR, nadala siya immediately sa hospital. And then, as of the latest, of course, na-intubate, na-extubate, at nakapagsalita na at unang sinabi, I love you guys. So, ibig sabihin, napakagaling ho nung nangyari. Eh ngayon, hindi naman ho, lingid sa kaalaman ninyo, marami rin tayong athlete na nadisgrasya at gusto nating i-dissect kung paano natin ho maiiwasan ho ito. One of the things na tumatak sa isipan nating lahat ay yung Samboy Lim Jr. Isa ho siya sa pinakamahusay na player namin. Dekada 80. Of course, one famous din na basketball player nagkaroon ng problema ay yung si Pete Maravich, player ng NBA. Si Reggie Lewis. At yung anak ng bilyonaryo na Bongtan Jr. na dating player as well as coach na UE Warriors. Nung executive siya, naglaro siya, and then suddenly, bumagsak na lang siya. I'll try to dissect kasi hindi naman natin alam. Ang unang dapat maintindihan, karamihan ng mga atleta ay nag-energy drink. Yun ang gusto kong sabihin kasi I'm a witness to a lot of things. Nanonood ho ako na UAP. Ito, kaibigan ko naman si Kevin Ferrer. Hi Kevin, kung nanonood ka. May laro ang UST noon, I think against FEU. Eh, since I was the president of the UST Medical Alumni, bigla na lang po siya namutla noon at pumunta ho siya sa bench. Eh ako yung mga, siguro mga 2 benches at tiningnan ko yung pulso. So, et ready yung pulse niya at pawis na pawis siya. So, I was thinking kung anong gagawin, kung dadalhin siya sa hospital or mag-first aid na ako. But I think, yun ay supraventricular tachycardia. Ano ho ba yun? Sobrang bilis po ng tibok ng puso. So, ako naman, as a cardiologist, punta kami sa dugout at pinahiga. Ang swerte lang, meron hong pulse oximeter. At doon, makikita mo, yung heart rate niya umabot ng 200. Tapos, mababa ang BP niya, nasa 80s. Eh, alam ko, supraventricular tachycardia yon. So, nagkaroon ho ako ng first aid sa kanya, carotid sinus massage, no? Ito, kung hindi ka expert, mahirap gawin, kaya kailangan matutunan nyo. Meron ho tayo ditong pulso, ditong carotid pulse. Kasi from the heart, meron ho tayong carotid arteries na nagsusupply ng dugo sa brain. Ngayon, kakapain nyo po yan. Isang nerve, ang pangalan vagus nerve, which is the longest nerve in the body. Pagkapain nyo po yan at maayos, babagal ang heartbeat nyo. Miraculously, in 5 to 10 minutes, bumagal ang heartbeat ni Kevin Ferrer. At nung siya umokay na, nakapaglaro, nanalo. Tinanong ko siya, ano ba nangyari? Nagkape siya. I think naka-double dose pa yata siya. At nag-chocolate pa siya. So, caffeine yun. Kaya ako po kinikwento to sa inyo. Kasi some athletes, one, pwede po kasi mag-energy drink. Alam niyo po ba isang energy drink? Mataas ang content ng caffeine niya. Mga 200 milligram. Equivalent yan sa 2 matapang na kape. Number 2, meron ho yung sa Korean na yung ginseng. A lot of
extracts pa yan. Ngayon, hindi mo alam. So, mag-energy drink ka pa, magkape ka pa, tapos siyempre, para ma-energize ka, ang iba na chocolate pa, eh may caffeine din yun. Ngayon, kung sobra ang caffeine na na-take mo, pero bumilis ang heartbeat mo, at pwede po kayo magkaroon ng electrical instability. Either supraventricular, or maaari, minsan magko-collapse ka. Kaya, delikado yan. The other thing, nakikita ko, kung hindi ka fit, tapos naglaro ka, yung pala meron kang problema, mataas ang blood pressure mo, or may sakit ka sa puso, for a long time, hindi ka nag-check up. Ang daming horror stories sa mga liga, sa opisina, tapos maglalaro, past 40s na iba, suddenly magka-cardiac arrest. So what I'm saying, hindi lang energy drink, baka may pre-existing cardiac condition, tapos babanat ng laro, mahirap yun. Kung kayo may edad na ng konti, at kayo gusto maglaro, pacheck mo na kayo sa doktor, baka i-ECG kayo, i-treadmill. Ako kasi, ang ginagawa ko, ini-ECG ko, pinapa-blood test ko, baka mataas ang sugar, cholesterol, and then, kung normal na ECG, pinapa-treadmill exercise test ko. Kung normal, binibigyan ko ng clean bill of health. Oh, maglaro ka. Pero kailangan ka ako, magpapayat ka, magpa-condition ka. Kasi ang hirap din yan, maglalaro, hindi ka fit, injury aabutin mo yan. Pero ang pinakamasama niyan, eh yung mamatay ka sa loob ng court, that would be a disaster. Ang learnings, lahat tayo into sports. At ang gusto pa nga natin, maglaro tayo till the last quarter of our life. Kaya lang, naka-anchor yan on good physical conditioning. Sa diet, consistency, at saka yung pag-inom din ng mga caffeine drinks or energy drinks or anything that may actually cause you na magkaroon ho ng electrical instability. Meron nga na umiinom ng alak pa pag naglalaro. Eh yung combination ng alak at caffeine, masama po yan. At ang iba, hindi naman nagpapa-check up bago maglaro. So wag niyong gagawin yan. Mahihirapan kayo. At my age, I can still play, I'll tell you. Pero hinay-hinay lang kasi ayaw natin ng injury. So, I still encourage people na mag-exercise. In fact, sa akin, yan ang isa sa pinaka-importante to live longer. Nakalagay yan sa Harvard 75 years study on happiness and long life. Lima ho yan eh. And I'd like to mention, one of these is actually exercising every day. Hindi ka overweight, wala ka masyadong stress, and then stability ng married life. Napaka-importante. At hindi ka umiinom at hindi ka naninigarilyo. So yun lang ho mga kaibigan, health is wealth, but it is also better na safe din ho ang inyong exercise. Para sa ganun, kung maglaro man kayo, wala tayong disgrasyang hinahabol. So this is Dr. Tony, and thank you very much for supporting my YouTube, particularly this episode which I think is important. Paki-comment lang kung meron kayo mga questions. Thank you for liking and sharing my post sa Facebook at saka sa Instagram. Thank you, this is Dr. Tony. Maraming salamat po.